Ah, mga mahal na kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. At saka sa mga kababayan kong taga Visayas, Mindanao, mayong buntag sa atong tanan. So, ang gagawin natin sa umagang ito, mga bro, ay sakura na naman. Kahawig to doon ay kahawig. Kaparehas halos to talaga sa ano. Kamodel to sa sakura na ginawa rin natin na karaan yung in-upload din natin. Ang problema din nito, mga bro, ay pumusok, sabi na may-ari. Kaya binuksan na namin ito. Maganda rin itong sakura na ito, mga bro. Kaya binuksan na natin at na-check natin na, na-visual check na natin, mga bro. Grabe talaga, ayos lang natin ha. Medyo may kalakasan dito, mga bro. Papakita ko lang sa inyo kung grabe, kung gaano ito katinding pagkausok, mga bro. Oh, sunog-sunog talaga. Tapos yung mga power output, may nakita kong biak talaga, mga bro. Turo ko lang ha. Pakita ko lang. Yung biak talaga yung power output na isa rito, mga bro, pati yung ano dito, talagang matinding pagkasunog na biak-biak yung mga parts. Pero sa kabilang channel, parang wala naman gaano, parang wala naman tayo nakita ng sunog. Dito lang sa kabilang channel, ang medyo napuruhan talaga. Kaya baklasin natin yung power output yan, kalasin natin lahat ng output. Pati drive dyan na posibleng sira, isa-isahin din natin. Matindi talaga ng pagkatusta kasi nito, mga bro. Kala mo may mga inihaw na ano dito eh. Bangus at saka tilapia. Napakarami talagang nasunog. Gandang ano kasi ito, mga bro. Malakas din ito yung sakura na ito, 737. Ang output na ginamit nito ay yung C5200 saka E1943. 8 piraso, mga bro. Kaya babaklasin muna natin yung pinaka-min amp nito para malaman natin kung ilan lahat yung naging sira nito, mga bro. Parehas na parehas to dun sa inaunang upload natin na sakura din na 737 din. Talagang walang pinagkaiba yata. Kaya lang medyo parang napakamparang bago pa talaga to isa na to. Kailan na pwersa lang yata pagbukas o nasira yung ano. Sinabi ko sa mayari, di dati na raw kasi napagawa na rin daw nila to. Parang nalustrit siguro, pwersa. Kaya babaklasin muna natin, mga bro. At na magkaalaman, at shout out pala sa inyo lahat, mga bro, ha? Lalo na sa ating mga mahal natin na mga kapatid na mga tech vlogger din, mga technician. Shout out sa inyo dyan, mga bro. Sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat. At sa mga mahal natin mga kapatid na mga vlogger na mga kaibigan natin sa YT World. At maraming salamat po sa inyo lahat, sa inyong walang sawang suporta sa ating munting channel. At ito, bubuksan na natin itong ating gagawin na sakura. Babaklasin natin itong ating pinaka, bubuksan tuloy, babaklasin yung pinaka mainboard, pinaka motherboard natin, main amp natin. So baklasin lang natin, mga bro, at update ko lang kayo mamaya dahil medyo mahaba-habang laban ito. Napakaraming sunog, medyo halughugi natin lahat yan, mga bro. Sana matapos to sa araw na ito dahil gagamitin na rin to sa sunod na araw daw, sabi na may-ari. Actually, naging itay ng ilang araw nito pag ganito kasi yung mga trouble, mga bro. Medyo mahaba-haba ang laban ito. So, umpisahan na natin, mga bro. Kalasin ko lang para hindi na ganong humaba. At tuloy natin, mga bro, bago natin baklasin lahat, mga bro. Pakita ko lang sa inyo na baklas na natin itong ano, pinaka main amp natin. Pakita ko lang sa inyo ng tutukan talaga kasi medyo madilim doon kanina. Para makita nyo rin kung gaano kalupit ang pagkasira nito, mga bro. Ano? Talagang sunog na sunog. Biak-biak, pati output biak talaga. Ibig sabihin, hindi ko lang alam kung bakit nagkaganit to. Siguro sa pag-operate din, dahil lang alam ko itong mga sakura na to, medyo matibay ito, subok na itong mga sakura na to. Pero sa ganitong model, may dalawa na tayo, tatlong ako, kaya apat na nagawa natin, pero matindi ang mga inabot, mga ganito, pero maaaring kapabayaan din sa nag-operate nitong amplifier na ito, mga bro. Baka din ito hataw ng hataw, hindi pinapakiramdaman yung speaker. Dapat kasi pag nag-operate ka ganun, ano, dahil medyo may kalakasan din ito, mga bro, eh. Kailangan pakiramdaman mo rin yung speaker mo, lalo na kung mababa lang yung watts ng speaker mo. So kailangan pakiramdaman mo yung tunog. Pag medyo hindi na maganda ang tunog, dapat bawas ka ng volume. Kasi pag hinataw mo na, hinataw mo at hinataw pa rin, kahit medyo hindi na maganda yung tunog,
Ganito mangyayari, mapipersa yung speaker mo, masusunog yung speaker mo, ganito rin madadama yung amplifier mo. Kasi alam ko itong Sakura nito, medyo matitibay ito ng mga brand, mga bro. Ito sa ganitong model, may kadalasan matinding pag nasunog, talagang maraming damay. So baklasin muna natin lahat ng output, mga bro. Sisahin lang natin dyan lahat, mga posibleng sira. Tingnan natin kung mapatunog natin ito sa araw na ito. Medyo mahaba ang laban yan, mga bro, pag ganyan kasunod. Medyo bakbakan tulutudo yan, mga bro. Sabi ano pa. So umpisahan na natin, mga bro. Update na lang ulit mamaya. At tuloy natin. Ito na, mga bro. Napaklas na natin yung lahat ng mga sunog. Medyo marami-rami nga talaga, mga bro. Ito lahat yung mga naging nasira niya, mga bro. Yung output, tatlo ang nadali, mga bro. Dalawang type E, isang C. Tapos yung mga drive niya, talagang barag-barag din talaga, oh. Pati yung 0.25, dalawa rin. Tapos may resistor niya, tostado rin. Talaga yan, yan lahat sa ngayon, yan pa lahat ng nakikita natin yung naging sira. So try natin palitan muna natin yung mga drive niyan, pati mga resistor. Ihuli na natin yung power output. Nakabitan natin at saka tininir na natin, mga bro, dahil nagkasunog-sunog talaga. Tininir natin para kahit papano medyo luminis yung kanyang board. Saka yung para mga na sunog na PCB board, nilinis na rin natin para maiwasan na magkaroon ng grounded. Kasi malupit talaga na pagkasunog talaga. So sa ngayon, yan ang papalitan muna natin, yung mga transistor dyan, mga resistor na sira. Yan muna matapos. Pag normal na yung ano natin, na normal na yung bias voltage natin, saka natin palitan ng power output transistor. Pagkatapos tanghalian, mga bro, sasalpakan na lang natin para malaman natin to kung mapatunog ba natin sa araw na ito. Kasi may mga output na tayong binili niyan, mga bro, bago galing sa raon ng nakarang araw. So update na lang uli mamaya, mga bro, pagkatapos kain at tatanghalian at salpakan na natin yan para mga magkaalaman na. Malupit na pagkaano ito, mas magrabing pagkatama talaga ito, dahil napansin ko biyak-biyak talaga. Pa-focus ko lang yung mga ano, bro, biyak-biyak talaga yung mga transistor niya, sunog na sunog. Yung iba wala nang paha talaga sa pagkasunog, malupit, parang inihaw talaga na bangus. So update na lang uli mamaya, mga bro, at panata natin ito, baka sakaling tumunog ito sa araw na ito. At tuloy natin, napalitan na natin yung mga transistor, mga bro, at mga resistor, mga sira dito. Ito yung mga pinalit natin, mga bro. Yung transistor na ito, mahaba na dalawa. Itong 220 ohms. Ay, ito pala, dati pa rin pala ito. Ito yung medyo malaking pinalit natin, mga bro, dahil wala akong makita ang kaparehas na laki. Okay lang naman yan. Tapos yung 3K, tapos 1.2K, saka 2.25, mga bro. At saka itong 4.7 ohms, open din ito, pinalitan na rin natin ito, mga bro. So yan lang pinalitan natin. Tapos yung output, mamaya natin ikabit mamaya, mga bro, pag medyo okay na yung bias. So subukan natin ikabit ito sa transformer niya. Titingnan natin kung magnormal na yung bias voltage nito. Para kung sakaling magnormal na yung bias nito, at kakabitan na natin ang power output, para malaman natin kung sisigaw ba ito. So yun lang muna ang gagawin natin, mga bro. Kabitan muna natin ang ano, ay kabit muna natin sa transformer para magkaalaman na. Sasalpak lang natin, mga bro, sa kanyang transformer. At ito na, mga bro, naikabit na natin sa kanyang transformer. Tapos binayasan na natin yan, mga bro. Normal na yung bias niya, left and right channel. Try natin sound check ito. Gamitan lang natin ng tweeter na wala pang power output. Titingnan natin kung maganda na ba yung tunog niya. Para kung sakaling maganda na yung tunog, pwede na natin lagyan ng power output transistor. So power on na tayo. Power on tayo. Nabulol na naman tayo ron.
Snack time na naman kasi. Kaya medyo maganda mo na lumulul tayo nito eh. So yan, mantay na kagabit na yan sa DVD player natin mga bro. Yung walating walang kasawang sa walang katapusang chat sa natin. So, paano natin, volume tayo. Itong dati yung in-upload natin, nag-automatic yung volume pag umaangat eh. Ito, ayaw niya, hindi siya nag-automatic angat eh. Maring ban model nga ito. Pero parehas lang, halos na parehas, na parehas talaga eh. So, volume na lang natin. So, may narinig na tayo mga bro, matining dahil Twitter lang gamit natin. Mahina lang yan mga bro dahil wala pang power output. Pakiramdaman lang natin kung okay na yung tunog ng left and right channel natin. So sa right yan mga bro, lipat natin sa left. Tingnan natin kung maganda rin yung left channel niya. Ito naman yung left channel. Tumbok lang natin mga bro. So maganda na rin yung left channel natin kasi ito yung right. So okay na yung left and right natin. Pwede na natin kabitan ng power output transistor nito para makabitan na natin ng malaking speaker mga bro. So, okay na yung volume niya. Left and right niya, okay na yung tunog. So, kabit natin yung patayin muna natin, kabit natin yung power output transistor mga bro para malaman natin kung maganda ba yung tunog nito pag nakakabit na yung malaki speaker. Kasi maganda na yung left and right channel natin. So, ikabit ko lang yung power output mga bro. So, naikabit na natin yung power output transistor natin mga bro. Andyan na lahat. Tapos kinabitan na natin ang ano yan mga bro. Malaking speaker. Alamin natin talaga kung maganda yung kalampag nito mga bro. So, power on natin. Yung dating ginawa natin, kusang automatic yung sa pinaka ano eh. Min volume ito hindi nag-automatic umakyat eh, ng ano yung mic master volume lang ano. So angat natin mga bro, pumitik na yung relay. Medyo babad lang natin mga bro. Mga isang linggo natin babad para sigurado. So, ito na yung Sakura mga bro. Final testing na natin to kasi medyo hapon na at mag-copy break na naman tayo. So, power on tayo. Kaya pala tumigil yung aking cellphone kanina mga bro dahil full storage na. Medyo lumang cellphone na kasi kaya mabilis mapuno eh. Kaya biglang tumigil, tataka ako. Kaya pala kalagay pala full storage na.
tuloy natin para may final testing na. Kailan nagbawas pa tayo ng mga lumang video. Para nabawasan yung iba, so volume tayo. Pagsatsa muna tayo mga kambro, pansamantala, babad lang natin. Walang katapos ang satsa mga bro. So lipat lang muna natin ang tugtog mga bro dahil mamaya mapasok tayo niyan. Dito tayo sa pamatay sunog natin. Ayan. Tatawa na tayo mga bro. Battle mode activated. DJ Jomar style. Gaaso. Arigo, sampulang takam, tempos dati. Okay na mga bro. Maganda na yung sakura natin. Babad na lang din ang husto to bago natin patubo sa may-ari. Pero okay na to mga bro ma. Normal lang yung ano, walang init yung heatsink niya. Swabing swabe lang mga bro. Wala pa siyang kainit-init. Sa kantidad niya 2,000 pesos. Pumbahang ang masunog amplifier. So, gwapong-gwapo na mga bro, malinis na yung tunog. So, maraming salamat palagi mga bro sa inyong panonood at sa inyong suporta. Magandang hapon po sa ating lahat. At magkakapin ako mga bro.